Sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC ng Mountain Province, idiniklara na sa buong probinsya ang State of Calamity. Kasunod yan ng pagsipa ng kaso ng dengue. Mula Enero hanggang Hulyo ng 2024, pumalo na sa 3 ang nasawi mula sa 1,265 na kaso ng dengue na kanilang naitala. Bukod dito, pinangangambahan din ngayon ang pagsipa ng kaso ng chikungunya, isang sakit na nakukuha mula sa kagat ng lamok. Sa health sector po natin, may report sila na alarming cases ng foodborne diseases. So, comparing yung data last year na mas mataas kasi ngayon, may significant increase. So, hindi pa natin naaabot yung peak. Bagamat hindi pasok ang mga kaso para sa pagdedeklara ng outbreak, patuloy pa rin ang pagtaas ng mga ito. Sa tala ng Department of Health Cordillera, mula Enero hanggang 8 ng Hulyo, pumalo na sa higit 6,000 ang kaso ng dengue sa rehiyon. Mas mataas yan sa 3,100 noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. So that's 109% increase compared to last year. That is something to be alarmed of already. Kaninang umaga, binisita na rin sila ni DSWD Carb Regional Director Maria Aplaten. Dito, naglibot sila upang matiyak ang tulong na kailangan ng probinsya. Nagbigay din ito ng burial assistance sa pamilya ng 3 namatay dahil sa dengue. Tiniyak din naman ang kahandaan ng mga emergency food packs para sa mga pamilyang apektado. Dahil din sa deklarasyon, magagamit ng pamahalaang panalawigan ang Calamity Fund dito laban sa dengue. Meron tayong mga fogging machines na naka-deploy na, and also yung sa QRF natin is ginagamit na to purchase yung mga kailangan, laboratory and medical supplies. Sa ngayon, pinaaalahanan ng publiko na sundin ang 4S kontra dengue. Jose Robert Inventor para sa Luzon. Headline!